Bourbon. Sige, start tayo. Actually, explain ko lang. Sa jiu-jitsu kasi, meron ano, gi and no gi. So, ang gi is basically itong suot niya. Ito yung uniform pang jiu-jitsu, gi. May top siya and bottom. Tapos yung no gi naman, naka-shorts ka lang, tsaka rash guard. But ito, yung mga techniques na turo ko sa inyo, gagawin ko rear naked choke or lapel choke. Pwede kong gagawin kong variety, ano, with the gi and without, gi and no gi. So, ito muna with the gi, lapel choke. One hand under, one hand over. Itong hand over sa other side ng lapel. So, ito naman sa kabila. Choke na yan? Tapos yan, hila ka lang. Choke na siya. So, ang nangyayari kasi nabablock yung sa throat niya. So, nawawala siya ng air and blood to the head. So, pag nawala na yung air, ang usually nagpa-pass out. Nahihimatay. Nahihimatay. Kasi makikita mo yung mata nila gugulong sa likod ng ulo. So, oh my God. Nakatulong sila. Anong tawag doon? Gi? Dito, lapel choke. Pero pag no-gi, ang tawag sa kanya rear naked choke naman. Ito yung mas common yung no-gi kasi walang uniform yung over lang. Tapos, pipisilin mo. So, kung ituloy ko yun, in less than 10 seconds, makakatulog siya. Kaya tinatap ka agad niya. Kailangan niya gawin yun. Pero meron mga instance, ang delikado kasi with that is, kung hindi ka nag-tap out, tas ituloy-tuloy mo, pwedeng permanent brain damage. Kasi walang oxygen sa blood na pumapasok sa brain, which is important. So, bakit naman ginagawa yan? Maawa naman po sa self-defense yan, Lai. Yes, self-defense yan. Pero sa mga tournament, yun na yung mga... Hindi, syempre kaya importante yung pagtatap. Pagtatap. Yes, yes. Huwag mo naman, syempre pag makakatulog ka na, di ba? Pero pag nakatulog ka na rin naman, makikita ng referee yun eh. So, kung makita ng tulog ka na, stop na yung fight nun. Tapos na. Ouch. So, iba-ibang circumstance naman yun. Like, itong isang, ano naman. Sample. Kahit harap ka na lang doon. Harap ka. Ito, hindi siya normal, ano eh, move. Ano siya, arm bar siya from the back. Weird lang kasi dito ko galing. Ay, yun, napapanood ko palagi. From here, hilaan mo lang siya. Keep things tight. Then, move. Arm bar. Ayun na, putol ang kamay. Pero siyempre, hindi mo tutuloy. Kasi minsan, pag ituloy mo, possibility mag-pop. Tapos ako, one time, sa tournament, na dislocate yung shoulder ko. So, it really does happen. Paano na-locate ulit? Napacheck. Napacheck up ulit. Hindi naman siya nawala. Na-dislocate lang. So, andito pa rin siya. Napacheck up ka ulit. Kinabit siya nung coach ko. Inangat lang yan, bumalik siya. Naipilit mo yun, Lai, ha? Kasi nag-worry ako sa pagka-dislocate. Pero kasi... Jeff, merong willing talagang mamatay. Halika, Jaiho. Kanina pa nag-senyos eh. Baka yakap lang daw sa'yo. Willing siyang mamatay. Halika na, halika. Bigyan mo yun ang mabalian yung leeg. Uy, pero sa mga... lang daw. Sa mga nanonood, naku, itong gagawin. Ita, mag-tap ka. Tingin. Ay, nakapag-appeal? Ah! Pagkwenta. Ibitawan ko ba to? 1, 2, 3, tap. Ang arte mo! Sakit talaga. Parang mapapaos. Try mo, arte. Ihampalos ko tong mikrofon sa'yo.